Good day guys, mag-harvest na sana ako ngayon sa Alugbate. Tapos nung tinignan ko yung lupa sa ilalim, hanggang dito na lang pala siya. So isipin mo yung nutrients na nakukuha nitong halamang ito is kakaunti lang. So possible pala na tataba pa siya compared dun sa status niya ngayon. So yung gagawin ko is i-extend ko muna yung date kung kailan ko siya i-harvest. Tapos lalagyan ko muna siya ng lupa. Kung naalala niyo yung vlog natin na 002 na bumili tayo ng lupa sa nadaanan natin. So ilalagay natin yung lupa natin dito ngayon para makakuha siya ng nutrients at yung full potential niya talaga ay lalabas. Kasi doon naman siya kukuha ng nutrients doon sa lupa na ilalagay natin. So yung lupa na ilagay natin is may dalawang sako yung nabili natin at saka isang yung dumi ng baka. So ipagpaliban muna natin yung harvest natin, tapos magdagdag muna tayo ng lupa ngayon at saka na natin siya i-harvest after 1 week para makita natin yung difference niya ngayon at sa date na i-harvest natin siya. So ito na nga siya yun. Ayan. So yung video natin na vlog 003, so dapat sundan natin yun ng harvest. Pero yun nga, hindi natin ma-harvest kasi gusto ko kasing makita na talagang full grown siya. So ito pala yung disadvantage pag hindi natin matanggalan ng label, kasi hindi natin makikita yung lupa. Pero after ko to natanggalin tapos malagyan ng additional na soil, ay i-cover ko siya uli. Kasi disadvantage naman kung yung roots niya ay nakaharap sa araw, hindi po yung maganda na expose yung roots niya expose sa araw. So gagawin natin, maglagay tayo ng lupa ngayon at saka i-cover natin siya uli. See you guys. So wala tayong imbudo, gagawa tayo ng improvise. So wow! Empty na ano, milk bottle. So ito na gagawin natin imbudo. Yung makikita natin dito is roots. So yung lupa talaga niya dito. Yun pala kasi yung nilagay ko to dito, hindi naman siya compact eh. So every time na maglagay ka ng tubig, bababa yung lupa. So dito tayo maglalagay ng lupa dyan. Para dito sa... Wow! Ayan siya. So hindi pa ako nagabihis, galing pa ako ng school. So ito yung ano, tignan nyo yung packaging nila. Maganda yung packaging nila eh. Ito yung lupa, no? Ito yung sako, no? May nakalagay pa dito sa ilalim na
cellophane. So, wow! Dumi. So, lagyan ko hanggang sa taas, tapos pa ibabawan ko ng yung ano ng baka. Baka ba to or kalabaw? So, ito ma-fiber. Mas maganda yung lupa na nabili ko dati sa department store kasi ano yun eh, ipot ng night crawler na worm. Kaya pagkita natin na maglagay tayo dito. Yan. Ipot na ipot ba yung sa Tagalog? Dumi ng baka to eh. Healthy kasi to. Di ba yung sa science lesson natin na yung microorganism kakainin niya yung patay na halaman at patay na hayop, at yung ipot niya is babalik sa soil o babalik sa lupa, at yun yung magiging pataba or nutrients sa anumang halaman na tutubo doon. Kaya mas maganda kung hindi sunugin eh. Mas maganda yata kung hayaang mabulok yung halaman, yung mga dahon. Hayaang mabulok sa na natin siya ngayon. Parang nasingot pa yata yung ano. So, ready na to para tubigan. So, maghintay na tayo ng 1 week. Okay. Shout out nga pala kay Brian Villalonga, pinsan ko. Si Jensen. Binata pa to, magaling mag-picture. Pinsan ko sa Macau, si RJ Hernandez. Ingat ka dyan, Jay. Classmate ko sa Makati City, si Felix Ripoll. Pugi to. Pugi lahat yung minimension ko at saka binata. Kung meron kayong events, i-contact nyo lang siya kasi magaling siya mag-piano. Okay guys, diligan na natin.